law to come up with amendments para makorrect nga itong mga loopholes, itong mga kakulangan. Kasi we give, there should be facilities provided para yung mga kabataan, pag kailangan silang rehabilitate, dumaan sa doon. Problema, we don't have the necessary structure or the facilities to do that. Kaya nagkaroon ng ganong kakulangan doon sa implementation ng batas. So we are going to look into that. Hopefully, we're going to come up with a more improved juvenile justice law. No? Pwede tayong magkaroon ng help desk doon sa NYC, Commissioner Arquiza. Ano? Meron tayong ganyan. Meron tayong ganyan. Alam mo, marami pa tayong katanungan kay Commissioner Arquiza at Cordero, no, sa aming pagbabalik. Pero huwag nilang kakalimutan, registration is tomorrow, no? August 6. Registration will start tomorrow until Sunday, August 15. Yun, okay. Okay, sa aming pagbabalik. Alamin ang reaksyon ni Princess Ryan sa unang pagganap niya sa sexy comedy. Yun, no? Wow! Hi! Tuloy-tuloy pa rin ho tayo, 7:02 a.m. Bago po ang huling ratsada na sa pool ngayong umaga, balikan muna natin ang headlines ngayong August 5, 2010, Thursday. Halos 1,000 midnight appointees si dating Pangulong Arroyo sinibak ni Pinoy. Chief Justice Renato Corona nakaligtas! Tanggal na ang appointed siya. 60% para mga Pinoy ang walang bilib sa kanya base sa Pulse Asia. Unang sahod ni Pangulong Aquino, kinain ng tax at kung ano-ano pang kaltas. Leader ng Ivan Padilla, carjack gang, hindi sa tama ng bala namatay base mismo sa death certificate nito. Panukala sa Senado, pagbandera ng pangalan at litrato ng mga politiko sa mga proyekto, dapat ituring na krimen. Malay tayo dyan. Bagyong Domeng lalong lumakas habang tinutumbok ang Northern Luzon. Usapang business naman tayo. Pumalo sa 169% ang tinaasang kita ng kumpanyang Metro Pacific Investments Corporation sa unang anim na buwan ng taon. Katumbas ito ng 1.93 billion pesos. Nakatulong daw ang mataas sa kinita ng kumpanyang hawak ng Metro Pacific tulad ng Meralco, Maynilad at Manila North Tollways. Kung gaano kalaki kinita ng kumpanya, ganoon din kalaki ang mga plano nito ngayon taon. Para sa Maynilad, gusto nitong bawasan ng 11% ang tubig na nasasayang dahil sa mga sirang tubo. At para naman sa Meralco, plano nitong makapag-generate ng sarili nilang kuryente. Sa showbiz naman, PO5 mainstay Princess Ryan sasabak for the first time sa isang sexy comedy play. At Lady Gaga, nagpaka-daring sa Vanity Fair magazine. Ang mga balitang yan mula kay Joey Sarmiento. Doble ang paghahanda ngayon ng PO5 mainstay na si Princess Ryan para sa comedy stage play na Sex Education. First time daw ni Princess na masabak sa ganitong klaseng play na sensitibo ang dalang mensahe. Nashock ako dun sa script, pero ayun nga, parang medyo interesting din kasi itong Sex Education. And in a way, yun nga, nagtuturo naman kami sa mga sa mga audience namin. Yun nga lang, in a joking way, nagpapatawa din kami at the same time. Makakasama ni Princess Ryan Sex Education ang iba pang sexy stars na sina Kisa Curdy at ang Viva Hot Babe na si Katya Santos. Kwento nila, dumaan sila sa matinding auditions para makasali sa main cast ng Sex Education. Suki na ako, kaya hindi naman. Kami naman nag-script reading ni Sir Leo Martinez. So yun, nag-practice lang ng mga lines and sinabi lang nila sa amin na parang it's going to be medyo talagang may mga gagamit kami ng mga vulgar words. Twice akong pumunta, actually. So nakita ko, ang dami talagang nag-audition para dito. So sobrang happy ako na isa ako sa nakuha. Suportado naman ng National Press Club ang sex comedy play na ito dahil malaki ang maitutulong ng kikitain ng naturang comedy play sa mga proyekto na sinusuportahan ngayon ng NPC. Pero humanda raw ang mga manonood dahil walang censorship sa script na kanilang gagamitin. Nakakatawa yung may kabastusan ng kaunti. Ng kaunti lang naman, pero at saka ito naman, hindi naman, wala naman papakita, kaunti lang. Sa Hollywood News, record holder ngayon si Lady Gaga pagdating sa pinakamaraming nomination sa MTV Video Music Awards. Pasok ang kanyang Bad Romance at Telephone para sa Video of the Year category,
habang nominado naman siya sa Best Pop, Best Dance at Best Female Music Video categories. Gugulatin din ng glam pop artist ang kanyang fans sa mga daily niya mga litrato para sa September issue ng Vanity Fair magazine. Isa raw sa dapat abangan ang nude picture ni Lady Gaga na tanging kamay lang ang nagtatakip sa kanyang dibdib. Joey Sarmiento sa Pool sa News 5. Grabe! Parang hindi kagandahan. Oo. Masyado kang mapili. Medyo nanabalance si Katya ng konti. Siguro kailangan mag-jogging ng konti. Hindi, sa personal, sabi ni Lord, tama lang. Tama lang? So, okay, plus 10% yung TV screen. Pero naman kayo, no? Subjective naman lahat yan eh. Hindi, kasi nung huling labas niya, nung sa Viva Hot Babes mo yan, medyo iba yung dating. Pag nakita nyo naman in person, no? Panay naman ang ganyan. Malayo ano? Weight loss, weight gain. Sino naman yung sinasabi mo nun? Isa doon may kuto. Ay, kukutuhan ko habang nagbe-break sila. Sinaks ito! Teacher Neric, bago kayo basahan ni Erwin ang iyong horoscope, kailan ulit yung summit La Niña? August 23 to 24. So, kasi typhoon season na naman. Lalo-lalo na sa Ondoy na mag 1 year na yung mga ganong sakuna. No? Dapat tayo talagang mapaghanda. At disaster preparedness is really part of the adaptation ng climate change. Tama. So kailan mo kayo upo bilang DNR Secretary? Yan. Yan ang sinasabi ko eh. Paano ho yan? Well, Teacher Neric, may nag-aabang ho ba sa inyong OTRABS sa Malacanang pag ano, tapos ng 101. Oh, well, 1 year. Ang sabi nga natin na sa ang pinaka prerogative niyan sa presidente lang. Kung saan ka ilagay, kung gusto niyang talagang may pagkatiwala sa iyo, di yun. Maghihintay lang tayo. But we know that within the year hindi pa po pwede. Pwedeng tumulong in any way, tumutulong tayo. At Commissioner Arkisa muna. Sana yung ano natin sa bukas registration. Yes, remind ko lang lahat ng kabataan, magparehistro, take part in this historic event, take part and be involved. At sa lahat na 15 to 17 or below 18 years old, you are encouraged to register to select your own youth leaders. Saan ba ako pwede parehistro? Sasamahan ko yung pamangking ko. Ang registration area natin sa Comelec. Comelec pa rin. Ano kayo pagkat nagre-react, sinabi ko eh, paparehiso, samahan ko pa mga payo. Yun yung tamang ehemplo. Yung mga magulang dapat samahan, yung mga kabataan natin. Yan. Para magparehistro. Kasi baka imbis na sa registration, mapunta sa bilyaran o sa internet cafe. Internet cafe. Commissioner Cordero, anong mga payo natin na last minute tips sa mga... Sa kabataan na gustong baguhin yung mga SK officials nila, yung mga hindi kontento sa servisyo ng SK officials, kailangan nilang magparehistro para bumoto kung sino yung gusto nila. So you need to go out and vote. You need to make yourself count. Kasi this is your chance to participate. Kung may mga reklamo, eto na yung pagkakataon nyo. Go out, vote. Yes. Yung mga SK ninyo, nakikita nyo lang tuwing piyesta, o kaya tuwing Christmas, o kaya mahal na araw, palitan nyo na yan. Anyway, Prof. Neric, kailan ho ba birthday ninyo? May 14. May 14, Taurus kayo. Sabi rito, maging alerto sa paligid kung nasa labas ka ng bahay. Mag-ingat sa isang babae ng initial ay MG. Ano? MG? Dahil talagang hahabulin ka nitong babae nito at ang iyong ina. Magsasampa ng kaso. Nakalagay rin. At ikaw naman babae na MG, lumayas ka na dyan. At ikaw ay pinipetisyon na, nabuha ba sa pwesto? Oo, nandun na yun. Oo nga. Magaling horoscope na yun. Okay yan. Magaling horoscope na yun. Seryosip talaga. Siyempre, more good news, no? Since parang medyo puro good news tayo today, humina na ang bagyo. Ah, ganun? Aba, mabuti yun. Aba? Salamat sa mga bisita natin. Thank you. Yes, sir. Pag nasa customs ka na. Anyway, ito po ang morning show na dire-direcho. Wala preno! At walang bakit dahil wala si Chonky Bench. Lahat sa pool! Walang buwang! Thank you!